Dito naman ako ngayon kay Angelito Narbay. Angelito Narbay, good evening. Maayong gabi. Good evening sa lahat po ng mga nandito. Meron lang po akong tanong, Sir Jando. Yes. Okay, so kasi po na panood ko po yung mga video ninyo dito sa punto por punto po. At ang tanong ko po, ano po si Cardinal James Gibbon sa inyo? Cardinal? So, naniniwala po ba kayo ng mga sulat ni Cardinal James Gibbon po? Yes. Niniwala kami. Maliban na lang doon sa ginagamit ng mga SDA na di naman hanapan ng original copy. Wala namang maipakita. So hindi po 'yun original. Hindi, may mga meron kasi ginagamit ng mga quotation sa mga SDA na kung hanapin po, na halimbawa yung September 23, 1893 Catholic National September 23, 1893. Oh. Walang ganun. May mga marami silang quotations na nakalagay sa kanilang mga aklat. Kung hanapan mo ng original, walang maipakita. Dahil may kadibate ako niyan, si Jimmy Ranis, sabi niya, mga kaibigan, merong aklat si James Cardinal Gibbons. Napakalaki. Hindi ko lang dala ngayon kasi napakalaki. Yung sinasabi nila, kaya nga walang nakalagay na page eh. Dahil pamphlet lang yun. No? Kung meron man pamphlet lang yun. Napakalaki daw, wala siyang dala. Eh, nung hinapan ko siya ngayon, wala siyang may pakita. Sinabi ko yun sa rebuttal ko. Wala siyang may pakita dahil gawa-gawa lang nila yan. Anong sabi niya? Kung may pakita ko ngayon sa'yo, sige, labas mo. Sinadya ko yun. Bakit? May nabitawan siyang salita na hindi niya dala dahil sa sobrang laki. Pero nung nag-rebut ako, sabi niya, kung maiharap ko sa iyo ngayon, sige, labas mo. Walang nailabas si Jimmy Ranises. Bakit? Nasinungaling kasi. Kapatid na ang ilito? Yes po. Ano po itong nakasulat, sir, sa The Catholic Mirror Official Publication of Cardinal James Gibbon, September 23, 1893? Ayun. The Catholic Mirror. Yung Catholic Mirror pala yun. Catholic so, National. Ano po masatapit nyo dito, sir? Ano? The Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ah, wala bro. Niribat yan ni Kaburnok. Kung i-search mo yan, meron akong episode dyan eh. Episode na kanya na ginamit yung Catholic National. The Catholic Mirror. Wala, paano wala sa original niya. Pinagpuputol-putol lang po yan. Actually, sa katunayan kapatid, wala ka may produce na original copy niyan. Totoo lang. Wala no? Aminin mo. Paano po, sir, paano po pag may video po na nakarecord sa YouTube? Hindi. Yung pag sinabing record sa YouTube, madali lang gawa ng ano yun. Yun talagang actual na na aklat. Aminin paano mo, wala po, kang kopya nun. Paano po, ang nasa video po ay isa pong cardinal, isa pong pari po? Yung actor? Yung nagsasabi po dito sa question and answer, kasi dinugtong-dugtong po nila ito, sir, eh. Sa yung actor nga, di ba? Sir? Yung actor na ginamit ni Dizon, Brother Wendell? Yes. Actor yon, hindi yon cardinal. Nagbihis lang yon, damit ng cardinal. Oh, sige po. Oh. Pero so, hindi yun totoo na obispo, ha? Isang actor lang yon na pinakilala nila na bishop. So, isang deception yan. Inamin nga ni Dizon yun, di ba? Na actor yon. Yes po. Alam ko po, sir. Oh. So, pero sa katunayan po, masasabi ito nyo. Ito ba yun? Ito, pakita ko lang. Ito ba yun? Yan ba yun? Yan ba yung video na yan? Yes, the apostle. No, it wasn't the apostle. Yan ang video. No po. Hindi Bible po. Tells me and
my friend. Lalabas yan, lalabas yan, yung actor. Plain as the nose on your face. When I go through, Christ is going to come in his Catholic Church. Listen to this. These are... Yan. Yung lumabas. Yan yun. Yun, nagpakilala at ipinakilala yan ng Seventh-day Adventist na si Vincent Morton ay obispo ng Katoliko. Oh, Vincent Morton, actor, Los Comedian. Angeles, dressed Comedian in the robes yan. Of a bishop of the Roman Catholic Church. Actor. Hindi po, comedy actor. Comedian actor. Oh. Po, wag po tayo masyado mag-ano, Brad. Yan ba yung video sinasabi mo na nasa YouTube? Yes po. At oh, sabi ko na nga ba yan eh, actor. Yes sir. Ang gusto ko pong itanong sir, hindi yung actor po. Ang gusto ko pong itanong yung binasa niya po tungkol sa isyo sa mga sulat po ng mga cardinals po. Ang sabi pa nga niya doon sa kanyang video po ng actor na yan po ay meron po diyang question and answer portion dyan sa libro ng Roman Catholicism of Catholic Doctrine po, 1957, page 50, nagsasabi po dyan ang question, which is the Sabbath day? The answer is Saturday is the Sabbath day. Next question naman po dyan, why do we observe Sunday instead of Saturday? Alam mo yun, yung ginamit na yan, Convert Catechism of Christian Doctrine ni Peter German, alam mo yan? Yan po ang binasa niya po. Ah, pero alam mo ba yan? Nung talaga nakasulat dyan, alam mo? O hindi yes mo po. Alam? O, ano nakasulat dyan? Ano ang sentido na sinasabi sa page 50? Ano? Gagaya na po, sinabi ko po ay nakasulat po dyan ang question and answer po. Ano nga ang sentido nung sinasabi sa Peter German, Convert Catechism of Catholic Doctrine. Ang center po dito sa pagkakaintindi ko po ay tungkol po sa Sabat, the changing of the Sabat to Sunday. Ah, yun ang pagkaunawa mo. Itong part na to, binasa mo to? Saan po? Ba't hindi ito isinali sa mga quotation ng SDA? A substituted Sunday for Saturday. Okay po. Tutol dyan because libro niyo po yan. Ang tanong ko lang po dyan sa... Hindi. Naunawaan mo ba itong linyang ito na hindi isinali sa quotation ng ginagamit ng SDA? Naunawaan ko po kasi hindi... Ano ibig sabihin yan? Okay. Ito po, sir, ha? Ito po ay sinali po... Hindi po ito isinali kasi po hindi naman po ito talagang supported sa Bible. Bakit? Eh, kung mabasa kung supported sa Bible yan? Saan mababasa, sir, sa Bible, sa Old Testament and sa New Testament na si Jesus sinabi dyan na gawing pakabanal ang Sunday. Ay, hindi. Diyan ka nawala. Ito, balik. Ito, babasahin ko, ha? Babasahin ko, ha? Ito, tapasahin ko. By what authority did the church substitute Sunday for Saturday? Answer. Mm-hmm. The church substituted Sunday for Saturday. Ito yung bigyan din dito. Mm-hmm. By the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon her. So, kaya pala may substitution na ginawa dahil sa divine power na ibinigay ni Kristo sa kanya. Biblical ba yan? Biblical yan. Babasahin ko, ha? Mateo 18:18. Ito, sabi sa Mateo. Ito. Ayan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo
Gaya ng substitution from Saturday to Sunday, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Yang question. Authority na yan, yang authority na yan, unang binigay kay Apostol Pedro, Mateo chapter 16 verse 19. Sabi niya, I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will have already been bound in heaven. And whatever you loose on earth will have already been loosed in heaven. Yung authority na yan na nabigay kay Apostol Pedro, nabigay sa mga obispo, anuman, pag sinabing anuman, hindi mo na yan pwedeng letra por letrahin anuman, gaya ng sign of the cross, Sunday, Christmas, araw ng mga patay, Holy Week, Rosary, sir. Imahe ng mga santo, sir. Anuman. Sir. Yes. Excuse me po. Go ahead. Okay, thank you po, sir. Nirerespeto ko po kung ano po yung sagutin nyo. Ito po ang tanong, sir. Saan po sa binasan yung talata na nawala at binago ni Kristo yung Sabat? Na kung saan yung ikapitong wala. Araw? Wala. Wala akong sinabing ganyan. Wala kaming walang sinabi doon sa Convert Catechism of Catholic Doctrine na may binago na araw si Kristo. Ang sinasabi bakit doon... Ang sinasabi doon, ang iglesia ay may divine power bestowed by Jesus Christ, kaya ginawa nila ang substitution na yon. Alam mo kung bakit? Kasi yung seventh day Sabbath hindi fit sa Christian yon. Bakit? Sir Jando po. Ang kaya nga po hinahanap ko po yung sinabi ni Kristo na binago niya po yung kautusan, kasi malinaw naman po eh na nasa ikaapat na utos ang okay. Utos kung saan winala ng pagbabago ng kautusan ang hinahanap mo? Yes po. Okay, babasahin ko Hebreo 7:11 hanggang 12. Huwag ka na magreklamo ha. Oh, Hebreo 7:11. Nagreklamo sir, nagtatanong. Ayun nga, babasa ko. Sabi ko, huwag ka na magreklamo. Kasi pag nagbasa ako talata, rereklamo ka ito. 7:11 hanggang 12. Sabi dito ganito. Alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautosan. Ngayon, tanong. Napalitan ba ang pagkapare? Tuloy. Sa 13. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pare ay kabilang sa ibang lahi ay pinalitan na pala ni Kristo ang unang pare. Ano nga pag may pagpapalit na mangyari? Kung papalitan ng pagkapare, kailangan ding palitan ng kautusan. Sang-ayon ka ba dyan o tutol ka? Ngayon po ako, sir. Ayun, thank you. Sumang-ayon ka naman pala eh. Sumang-ayon ako dyan po, sir, kasi yan ang sabi ng Bible. Pero oh, hindi yes. Po ako ayon, ayon sa pagkaunawa niyo po. Kasi nag-aaral oh. Po ako. Na, okay po, sir, ha? Nag-aaral sige, po ako ng contextual sa Bible. Nag-aaral oh, po sige. Ako ng Bible context. Kung ano ang setting, ano pong nangyayari, sino pong pinagsasabihan dyan, anong klase ng mga tao po yan. Oh yes, so, sige. Nagrespeto po ako kung anong sagot ninyo. Magtanong lang po ako ito. Yes, go ahead. Sir, kasi wala kang mabasa na mismo si Kristo ay nagsabi na binago niya ang kautosan. Kasi mababasa mo naman. Ay hindi, sa Biblia, bro. Mababasa ko sa Biblia. Mali ka. Sige. Disinoy, hindi papalitan ang kautosan. Hindi ngayon, susubukin ko yung sinasabi mo ngayon na Mateo 5:17, payag ka ikaw, subukin ko dyan. Okay. Kung tama ba unawa mo. Subukin po. Sige po. Payag ka? Sige. Ano kung... Sige, babate. Sige, subukin ko yung nalalaman mo sa konteksto. 5:17 ni Mateo, sabi ni Kristo.
Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yun, kundi upang tuparin. Tanong ko sa iyo, alin ang kautosang tinutukoy ni Kristo na kanyang tutuparin? Hello po. Sige, tagutin mo yung tanong ko. Subukin ko yung nalalaman mong sabi mo, nag-aral ka ng contextual. Subukin ko yan ngayon. Sabi ni Kristo dito, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako Opo. Hindi upang ipawalang bisa ang mga yun, kundi upang tuparin. Tanong, anong kautusan ang tinutukoy ni Kristo na kanyang kailangan tuparin? Yun pong misyon niya po na siya ay magpakamatay. Ang kautusan po na tinutukoy dyan, sir, ay yung mga kautusan na yung mga ceremonial laws. Ceremonial laws ang tinutukoy niya dito, yes, ang kautusan kanyang tutuparin. Okay. At dahil ceremonial laws, so tanggap mo hindi yan ang Ten Commandments? Kasama po ang Ten Commandments, sir. Okay, salamat. Eh, sinabi mong kasama. Babasahin ko naman ngayon ito sinasabi ngayon sa Epeso 2.15. Sabi sa Epeso 2.14 tayo magsimula. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alita na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alintuntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Tanggap mo ba ito? Tanggap po. Yes, naman po. O, ngayon, tanong, ano ngayon ang kautusang giniba niya dyan? Yung ceremonial po. Yan nga po ang ibig sabihin po ng pinako ni Kristo sa cross po. Okay, ceremonial law. Okay, ceremonial law. Yung seventh day Sabbath, hindi ba kasali rito? Hindi po yan ceremonial law po kasi ang akin pong pagkaunawa sa ikapitong araw ng isang linggo po ay ang Sabado po ay iba. Ang ceremonial laws po sa ayon sa Biblia, yung mga kung sa Bisaya pa paghalad-halad ng mga tao, yung pag-aalay nila po ng mga every feast. So alam po natin 'yan na sila po ay nagkakaroon ng pag-aalay. Okay. Sa bawat pesta. Salamat. Susundan naman kita ngayon dahil pinako sa okay. Tinatanggap ko ngayon, sinabi mo yan ngayon, tinatanggap ko na ceremonial law. Sundan ko naman ang another naman na talata. Dahil ceremonial law pala ang tinanggal niya, sabi mo, ayon dito sa Levitico 11:7-8, and the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their carcass, their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Tanggap mo ba na isa sa ceremonial law yung Levitico 11:7-8? Hindi ko po nabasa sa aking Bible na sinasabi. Hindi ko tinatanong kung nabasa mo ba sa Bible mo yan. Tanong ko sa iyo, tanggap mo ba? Nagtagal lang po yan, sir. Tanggap mo ba na ano na sabi diyan they are ceremonially unclean for you? Hindi ko po tanggap yan, sir, kasi sabi ng Panginoon ay hindi kailanman kasi ito po sir ha. Okay. Ako po kasi bilang isang taong nag-aaral po sa salita ng Diyos, sir. Kahit nga po sasabihin ng iba na ito ang tama, pag-aaralan ko po yan ng pag-aaralan, sir, kung totoo po ba. Respetuhin ko po yung sasabihin niya. Pero po, hindi ko po maaaring magiging oo lang ng oo po kung meron po akong pinagbabasihan ng aking pangunawa po. Ngayon. Kasi, ito po, sir, sa aking pagbasa ng Leviticus, hindi ko po nabasa na merong seremonyal sabi ng Panginoon. Siya mismo ang nagutos na ito ang dapat at hindi dapat kainin. Okay? Okay. So, tanangin kita. Niyo po,
Basahin niyo. May, sige po. May lilinawin lang ako kapatid. Isa ka bang kaanib sa Seventh Day Adventist Church? Sir, yes, sir. Okay. Thank you at inamin mo na ikaw ay. Gusto ko lang kasi magbibigyan nino kasi hindi lang kasi Seventh Day Adventist Church ang nagtuturo about Seventh Day Sabbath. So may lilinawin naman ako sa iyo. Maganda 'to, naging tala kaya ng gabi natin ito. Okay no, so may babasahin ako dito galing sa aklat ni Mark Finley. Kilala mo si Mark Finley? Yes po. Ayan, okay. Sabi ni Mark Finley sa kanyang aklat na Almost Forgotten Day, sa page 18, sabi niya ganito. Sabi niya, John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Tama ba? Hindi ko pa po nabasa ang page na yan po. Hindi mo nabasa, pero tama ba ang sinasabi na ang mga Kristiyano sa first century, ang kanilang special na araw sa pagsamba ay tinatawag na Lord's Day? Tanggap mo ba yan o hindi? I-check ko po, pero sa binasa niyo po ngayon, sagutin ko ayon sa na present niyo po sa sulat. Naniniwala po ako kung totoo man yan na sulat ni Pastor Mark Finley po na yan ang sulat niya. Naniniwala po ako na ang Lord's Day ay hindi po Sabbath Day. Iba ang Lord's Day at Sabbath Day po ayon sa Biblia po. Wow! Thank you! Thank you! Ayan ang gusto ko sa iyo. Iba ang Lord's Day sa Revelation 1:10 sa Sabbath. Gusto ko 'yan. Proven talaga 'yan. Sabi nga ni Bishop Ignatius of Antioch sa kanyang sulat sa Smyrna, sabi niya, "Christians have no longer observing the Sabbath but living in the accordance of the Lord's Day." So tama ka. Tama ka, dalawa 'yan. Please sir, sa Jando, explain niyo po sa akin sa Greek yang present niyo po na sabi ni Mark Finley po na sabi ni Kristo, magbigay po kayo ng support na talata na sinabi ni Kristo na ang Lord's Day ay Sabbath Day. Hindi, wala. Actually, ang SDA yung gumawa niyan, bro. Bro, ang SDA yung gumawa niyan. Oh, sige po. Wag mong ibintang sa akin dahil ang SDA yung gumawa niyan. Si Blanco yung gumawa ng SDA Bible na The Clear Word. Huwag mo ibintang sa akin na ako nga na pa may ebidensya. Si Blanco ang gumawa niya, minaniobra niya yung Biblia. Pakita ko sa iyo, minani. Hindi po ako sabi, sir, na binintangan, nagbintang po ako sa inyo, sir. Kayo hindi. Lang po Kasi ako yung tinatanong mo eh. Di mo dapat itanong sa akin yan dahil ang gumawa ng bagay na yan ay si Blanco. Sabi ni Blanco sa... Ito. Pakita ko sa iyo, ayan. The Clear Word ni Jack J. Blanco. Kahit isearch mo si Jack J. Blanco, Seventh-day Adventist Evangelist ito. Sa Revelation chapter 1 verse 10, kung saan Lord's Day ang nakalagay, supposedly Lord's Day, ang ginawa niya, "On the Sabbath of the Lord, I went to the island's rocky shore to worship." Yan ha? So, yan. Actually, sumang-ayon ako sa tindig mo na iba ang Lord's Day, iba ang Sabbath. Pero ang ginawa ng SDA Evangelist na si Jack Blanco, ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10, pinalitan niya ng Sabbath para ipalitaw na Sabbath yan. Kasi kapag sir, SDA na nagsabi ng term Sabbath, it is referring to Saturday. Para ma-refer to Saturday, ang Revelation chapter 1 verse 10, ginawa niyang Sabbath instead of Lord's Day. At sang-ayon ako dun sa stand mo na iba ang Lord's Day, iba ang Sabbath Day. Ano nga yung problema mo doon? Sumang-ayon naman ako sa stand mo. Tama yes, yun, sir. Kasi ang Lord's Day, Domingo yun. Sangayon ka, Domingo ang Lord's Day? Yes, hello, sir. Sangayon ka ba na Domingo ang Lord's Day? Hindi ko po masasabi ngayon, sir, kung sasangayonan okay. Ko po yan o hindi. Ang ako kasi tanong ko, sir, ganito. Kukuha mo na ako ng referensya. Para, kukuha mo na ako ng referensya, bro. Wait lang. Kukuha mo na ako ng referensya para meron akong maipabaon sa iyo bago ka matulog mamayang gabi. Eto.
The World Book Encyclopedia sa article SO2SU page 423, Sunday is the first day of the week among Christian peoples. It is the day set aside for rest and for worship of God. The French call Sunday Dimanche. The Spanish call it Domingo. And the Italians call it Domenica. These three names all come from the Latin words Jes Dominica, which means the Lord's Day. Dagdagan ko pa ng isa. The Encyclopedia Americana, volume 26, page 21. In the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day, an expression used in the New Testament, Revelation chapter 1, verse 10. Its Latin form, Dies Dominica, survives in modern French, Dimanche, Spanish, Domingo, and Italian, Domenica. Yan na, Domingo siya. Oh, and then sa Bibliang Kastila, kasi Spanish daw nun is Domingo, silipin naman natin yung Bibliang Kastila, ano? Sa Revelation chapter 1 verse 10 sa Biblia na Tradusyon en Lenguaje Actual, ganito ang ating mabasa sa Apocalipsis 1:10. Pero on Domingo, puede bajo el poder del Espiritu Santo. So maliwanag na sinasabi na encyclopedia at ng Biblia na ang Lord's Day is Domingo. Sabi ni Pastor Mark Finley, John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Sir, thank you, sir. Ha? Thank you. I appreciate of what you are doing now. Thank you so much. But ang akon nga gusto, sir, ang akon gid nga gusto, ang gusto ko pong sanang sagutin niyo po kung meron po kayong mabasa sa Biblia. Wala po akong pakialam ng mga Adventist na writers na yan kung mali naman ang kanilang tindig doon sa pinaniniwalaan ko pong nasa Biblia po. Ang tanong ko po sa inyo kasi, sir, huwag niyo po akong basahan ng encyclopedia. Basahan niyo po ako ng Biblia. Teka, bro, ba't mo kinokontrol yung pagbabasa ko? Sorry po. Okay. So, ang akin lang pong gusto kasi, sir, na kung gusto niyo na ipaliwanag yung ano, yung katotohanan po, sana po ay mapagbigyan niyo po ako na basahin niyo po sa Biblia na ang Sabat, kung saan ang Sabado, ang kapitong araw sa Sabat, naging Sunday na po ang first day of the week. Ayun sa Okay, Brother Wendell. Mabuti siguro na i-schedule natin ito na tuloy. Yes. Talakayan. Talakayan natin, bro. Bro, Angelito Narvay, meron ka bang Facebook, bro? Yes, sir, Jando. Yes po. Pwede ko maano para ma-contact kita for a day of Talakayan, a night of Talakayan. Ano niyo gusto sa punto per punto niyo gusto, Talakayan? Yes po, anywhere po. Okay lang po ako, sa, sir. Pag sa punto-pundo ka magkipagtalakayan, bro, maraming manunood sa'yo. Aabangan ng karamihan yan. Okay, so kukunin ko muna yung ano mo, bro, kung okay lang sa'yo yung Facebook mo para kontakin kita for schedule sa talakayan. Baka kasi wala ka bukas. So, pwede ko ba malaman ang Facebook name mo para doon kita kontakin? Yan po, Angelito Narvay po. Baka available siya bukas, Brad Jando, siya ipagbigyan natin. Bukas, Sabado? Meron yata bukas. Meron bukas, bro, si Brother Junre. Ah, okay. Si Brother Junre, kalaban niya, pastor, at ang topic nila is patutunayan doon ng pastor na ang Trinity ay sa demonyo. Ang doktrina ng Trinity ay sa demonyo. Sa Sunday. Sunday. Late ako niyan makapasok kasi may online mass pa tapos may hapunan pa. Makapasok ko niyan mga alas 9 na. So, ano po ang gagawin po, sir, sa talakayan po sa mga... Ganito lang. 5 minutes na banatan. Papahayag ka ng 5 minutes tapos tatanungin ka 5 minutes tapos magre-rebat yung side namin 5 minutes tapos tatanungin mo naman ng 5 minutes tapos papahayag ka naman ng 5 minutes tapos tatanungin ka naman ng 5 minutes ganun. Okay sa'yo, 5 minutes ba natin? Yes. Sa Lunes na lang. Lunes ng gabi? Opo. Lunes ng gabi. Payag ka doon, Brother Angelito, Monday night?
Anong oras po dito sa Pilipinas? Alas po? 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. Monday night, payag ka? Wala po kayong ibang schedule na nasa alas wala. 7 actually, ng gabi? Actually, Monday night wala kaming live. Day off kami ng Monday night. Pero kung papayag ka, Monday night talaga yan. Ikaw lang yung aming priority. So, kung Monday night, okay lang po mag-request, sir, dyan doon na, na alas 7 po. Alas 7 po. Alas 7? Hanggang so, alas 10 okay kami. Okay sa'yo? Alas 10 ng gabi po? Oh, hanggang alas 10 ng gabi. 7 to 10. Payag ka. Sige po. Sige. Sige.